Okay, class, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Sir Lloyd ng Sir Lloyd Classroom. Okay? So, nasa 3,000 na po tayo. Maraming salamat sa mga subscriber natin. Nasa 3,000 na po tayo. Subaybay lang po kayo sa ating mga susunod mga discussion. Kung may mga tanong po kayo, pwede nyo rin po akong message sa aking Facebook account na Ritiso Rogan Lloyd. Yun. Okay? So, Ritiso Rogan Lloyd. Okay? So, ang topic natin ngayon is yung high pass filter. Gagawa po tayo ng laboratory. Ano po ba yung high pass filter? Okay? So gamitin natin ito ating isang camera. Okay? So, ito na po yun kung ano yung high pass filter. So, ito po ang high pass filter natin. Ito po ang circuit. Ito ay capacitor, tapos ito po ay resistor. Ayan po yung high pass filter natin. Yung formula para sa FC is 1 over 2 pi RC. Now, yung FC na po na yun na tinatawag, nandiyan naman sa module nyo, basahin nyo lang yung cut-off frequency. Ano po ba yung high pass filter na tinatawag? So, ganito yan. So, halimbawa, ganito. Sa output ng ating amplifier, okay, sa output ng ating amplifier, okay, may ano diyan sa sound, okay, sa speaker. So meron diyang pula at saka itim. So ganito po 'yan. Ito po ganyan, nakaganyan siya. Ito po yung positive, tapos ito po yung negative, tapos ito yung R natin. So ito yung C at saka ito yung R. Ayan. So ibig sabihin itong R na to is ito po yung ating resistance value ng ating speaker. Tandaan, resistance value ng ating speaker. So usually nasa 8 ohms po ito or 16 ohms. So dito sa atin, measure nga natin sa atin. Okay, so using our tester, is measure natin. Andito meron po ako. Ayan na po, nagsimula na pong mag-grinder po. Nag-grinder na po ang ating okay, so tester po natin. Ayan po, tester natin. I-tester po natin. Okay, sa ohms. Ang nangyari po, ayan po, tingnan natin, is 6.7. 7 ohms. So ito pong 7 ohms or 6 point, mababa. Okay, so 6 point, tumataas din. Okay? Sabihin natin 6.8. Okay? So 6.8 ohms. Okay? So 6.8 ohms po yung ating speaker. Okay? So ating speaker is 6.8. Okay? So tulad lang natin. 6.8 ohms yung sa ating speaker. Okay? So yun po yan. So speaker resistance. 6.8 ohms. Now, ang ating kapasitor, sabihin natin ito, gamitin natin itong 1 microfarad. Ito po ay 1 microfarad. Ayan. 1 microfarad. Okay. Then po, 1 microfarad. So, 1 microfarad po ang ating kapasitor na 50 volt plus 50 volt. Wala naman po yung voltage. Now, yung cut-off frequency natin na FC is equal to, yung formula is 1 over 2 pi RC. Okay? Now, kung isosolve po natin yan, magiging 1 over 2 times pi times R natin is 6.8 ohms. Multiply po natin ng 1 microfarad at ang result po yan is, ayan, nandito. Nandito po ang resulta. 7,000 and po 7,450.08 Hz or 7.4 kilohertz. Okay, so yun po yung computation. Lagyan dyan yung computation. So 7.4
5 kilohertz. Yan po. Yan yung cut-off frequency. Ibig sabihin, lahat ng frequency na pumapasok dito, ika-cut-off niya po. Yung cut-off dyan is 7.45. Ibig sabihin, ang ipapalabas niya rito, yung output frequency niya, kasi high pass, ibig sabihin is 7.45 kilohertz and above. And above po. Yun po ang output frequency dito. Okay? Kasi high pass filter, ibig sabihin, kung ang cutoff frequency 7.45 kilohertz, ibig sabihin, below dyan, below ng mga frequency dito sa 7.45 kilohertz, hindi niya papasukin. Ang ipapasok niya lang, of output niya is above dito kasi sabi niya, high pass filter. Okay? So, importante po malaman natin ito kasi minsan, ang tweeter natin, tandaan nyo ha class, ang tweeter natin, pag hindi natin nilagyan ito, pag hindi natin nilagyan ang kapasitor, yun po ay nasisira. Nasisira po siya. Kasi, sabi nga dyan, ang mga frequency na pumapasok dyan sa ating sound is marami. Merong bass. Tandaan nyo, merong bass na frequency, merong tweeter na frequency, merong mid-range na frequency. Now, yung bass frequency po dyan, yung signal dyan sa bass frequency is sisirain niya po ang ating tweeter. Kasi ang tweeter natin, yung windings doon sa ating coil is maliliit po. So, ibig sabihin kung bass, pumapasok ang bass na frequency dyan, ibig sabihin mataas din yung voltage doon sa bass. Okay? So, dapat kailangan i-filter po natin. Ito na po yung tinatawag na high pass filter. I-filter po natin, lagyan lang natin ang kapasitor. So, tignan natin kung ano mangyayari. Okay? So, turn on po natin. Turn on lang natin. Then, tignan natin yung mga frequency na lumalabas. Okay? So, frequency ng mga lumalabas. Yan. Sa normal. Okay? Sa normal. Ito po yung normal. Ano po yung mga frequency sa normal? Okay? Ano po yung mga frequency din sa normal? Okay? Ito siya. Yan. Lagay lang natin. Lagay lang natin yung tester natin. Lagyan lang natin ito. Tapos nakakonekta po rito sa ating speaker. Dito yung sa speaker banda. Okay? Ilagay lang natin dyan. I-parallel lang natin. Tapos, kumbaga, i-measure lang natin yung mga frequency ng sound ng mga kanta. Ano yung mga frequency output ng mga kanta? Yun po ang ating where after about sa frequency ng mga kanta. Okay? So, ayan po. Tingnan natin. Andyan. Ayan. Ito yung amplifier natin. Gawa po ito ng mechanical engineering. Okay? So, turn on. Tapos dito yung input natin. Input. Yung input natin. Okay. So isaksak natin yung input natin. Dyan, dito. May input po tayo dyan. Kanta. Tapos, tingnan natin yung normal. Okay. So normal lang na. Ano. Nasa frequency dapat. Ito hertz. Ito po yung hertz. Ayan. Ayan, nakakilo. Nakakilo. May mga 200. Ayan po yung normal. Ayan po yung normal. Meron din 0.something. Okay? So, kung napapansin na may kilo, meron din mababang, may mababang, ano? May mababa din po frequency. Inaalam natin yung sound. Okay? Lagi natin yung sound. Ayun, may mga mababang frequency, may mga malalakas na frequency, matataas na frequency. Ibig sabihin ng mababang frequency na, mababang frequency na sa hertz lang siya. Ibig sabihin, bass 'yon. Bass po 'yon. Na kung pumasok po 'yon sa tweeter natin at malakas yung volume natin, nasa full volume po tayo, ang mangyayari masisira po ang tweeter natin. So, ang nangyayari diyan, nilalagay po natin ang kapasitor para hindi masira.
Ang purpose po ng kapasitor ay ma-filter yung frequency na pumapasok sa ating tweeter. Okay? So yun po ang purpose ng itong kapasitor na to. Ma-filter ang pumapasok na frequency, sound frequency sa ating speaker o tweeter. Kasi yung pang tweeter ay dapat tweeter lang. High frequency ang pumapasok sa tweeter. Hindi lang po dapat papasok ang bass dyan. Naintindihan? Next, ayan po, may mga hertz lang. Yan po yung normal. Na kung lagyan natin ng filter yan, napapansin nyo yung tunog. Ayan, normal yung tunog na yan. Ayan yung normal na tunog. Ayan yung normal, normal na tunog. Okay. Next, patayin natin. Yan po yung normal na tunog. Next, lagyan na po natin ng ating 1 microfarad na yun. Ito, yung 1 microfarad. Ilalagay na po natin sa ating circuit. Okay? So, ilagay na po natin dito. Ayan, ilagay na natin. Yung positive po is nandoon sa may input side. Tapos, yung negative nito nandoon po sa positive ng ating speaker. Tandaan, yung negative nito ay nasa positive ng ating speaker at yung positive nito ay nasa positive ng ating amplifier. Ayan po, nilagay na po natin. Ayan, tingnan natin kung anong mangyayari. Tingnan nyo rin kung anong mangyayari sa tunog at pakinggan nyo yung tunog kung anong mangyayari kasi ipifilter out na po yun. Okay? Ito po, dapat ang output, ganito na po yan ha. Ito yung computation nyo kanina. 7.4. Now, output frequency is 7.4 kHz and above. Now, sa amplifier output, dito na yan, sa tunog ng amplifier mo, is dapat ganito po ang mapapansin nyo. So, tignan nyo lang yung ating tester. Ito po, nasa hertz po tayo. Rito yung sa baba. Kung saan mo po gagamitan nyo, may nakita ko yung hertz dyan, yun po, dapat nandyan po. Kaya kasi minimisyon natin yung hertz dyan. Okay? Tapos yung sound range or sound class is, lagay na natin, bass, tweeter, or mid-range. Mapapansin naman natin yan sa tunog kung ano yung tunog. Okay? So, i-compare po natin yung tunog ngayon at yung tunog kanina. Okay? So, ito na po. Ready? Okay? So, yun lang po yung range. Yung pinakamataas na range dyan is, ayan, tingnan nyo na lang. Oh, pause natin. Ayan, nasa 5 kHz. 5 kHz yung output. 5 kHz. 5 kHz, okay? So, output natin is, lagay lang natin dito, 5 kHz. 5 kHz yung output. Tapos yung sound natin is parang tweeter ang tunog po. Tweeter ang tunog. Ayan. So, pwede rin, yung tweeter nyo, lagyan ka lang ng 1 microfarad, pwede na yan. Ayan po, sana may maintindihan kayo. Now, ang gagawin ko, tanggalin ko ito. Tanggalin ko ito. Kung ano yung tunog ha, tanggalin ko itong kapasitor. Ayan, tanggalin ko yung kapasitor. Tanggalin ko yung kapasitor, tapos i-connect ko. Ayan po, nagiba po ang tunog. Ayan, dahan-dahan. Ayan po, nakita po ang tunog. Kasi, nilagyan, tinanggal ko po. Ito na po yung normal na tunog. Ayan na po yung normal na tunog. Okay? Pag nilagyan natin ng filter o kapasitor, yung, yung ating output sa amplifier is mangyayari, ipipilter po niya natin. So, meron tayong high pass at low pass. Ang importante po sa dalawa is yung high pass filter. Ang purpose po ng high pass filter is maprotektahan po natin yung mga low voltage na pumapasok doon sa ating tweeter. So, ang maganda dyan, depende rin sa tunog yan. Okay? So, meron 10 microfarad, 4.7 microfarad na nilalagay sa ila. Pili lang kayo dyan. So, kung okay na sa inyo yung 1 microfarad para sa tweeter, napansin nyo yung ating sa speaker natin kanina.
Yung base yun, meron yung base na ano speaker, pero yung base na speaker, naging tweeter at tunog sa paglagay. Ibig sabihin, kahit man malaki yung speaker mo, kahit pang base yung speaker mo, at nilagyan mo yan ng capacitor, ang tunog po niyan ng speaker na yan ay magiging tweeter kasi pinilter out niya yung mga frequency na pumapasok. Okay? So, napansin niyo naman kanina, o maririnig niyo naman kanina, yung normal na tunog tsaka mayroong filter na tunog. Okay? So class, sana naintindihan niyo ang ating discussion na ito. And God bless us all. Don't forget to hit like and subscribe to our channel. Okay? So ito po yung laboratory natin sa filter. High pass filter. Okay? So thank you and God bless us all.